Australian versus Australian challenge. Napanood niyo ba ito lahat? Ano, walang katapos ang ano? Pakbakan. Dito sa tayo. Pero ang hinihintay nila dito, Dominator ng Bisag. Ito, ito, ito. Unang beses sila gumalaw, 10 minutes in the game. Level 6 na yun nila? Hinihintay nila mag-level 6, kumunek sila sa gitna. Pero hindi pa rin nila ito makukuha. Pero ang intention nila sana kunin ito. In 7, in the span of 15 to 14 to 17, yung Visage, kinuha niya to, ito, ito, tapos mag-roshan siya. Diyan nga sobrang halaga yung ano, yung oras ng ulti. Tamo, may oras sila ng ulti ni Panda dyan eh, kaya ginagawa nila yun. Pero kasi may medal dun. Kaso pag, yung sa amin kasi di problema yung picks eh, kasi pag nagpipick kami, meron talaga yun. Matic na yung, ano, yung mga tempo hero. Yung galaw problema pag, yung galaw yung problema, yung pag-connect talaga, yung pagka-call ko, magpa-farm pa, ayaw magko-connect. Kasi yung pagkadating namin doon, tatlo lang kami, may, ando na yung kalaban. Dapat answer lang. Yun yung problema eh, walang ano. Dapat may call si Marvin, oh, walang sasagot yun. Kasi yung problema. Hindi, tsaka yung pag-paint talaga ng big picture kung nasan yung hero niya dapat. Ito, example. Ito, bisa ulit sila. Naka-dominator to. Ito ba nung message dito? Ang nasa isip nila, ito una nilang babasagin. Ito yung una nilang babasagin. Daming heroes. Yung Trident, maano, kailangan talaga dun sa Trident ang mga isa nila. Script na yun, di ba? Hindi. Sa, kung paano mo ipapanish yung ano lang, Trident. Paano mo nalamangan. Yung kailangan yung practice natin. Isip, walang magiging dun sana eh. Dapat 3-on-3 or... Ay, pwede na daw mag-practice kung unsa kong makuha sa lane. Kaya na lang. Actor player eh. Hindi! Kung napakuha yung makuha sa lane. Hindi, ganito! Hindi, ganito. Ang bigay mong objective dun sa tatlo, kailangan mapatay siya. Alam, mapapatay talaga. Hindi! Hindi! Imposibleng hindi. Either pa mo talaga maka-farm eh. Ipo-push lang yung lane, sa dive-in lang. Wala ka sa pagawa eh. Tsaka offlane versus offlane yung parang ganun. Hindi, kung carry versus offlane, dinadudge dapat eh. Hindi, dapat may support. Ha? Huh? O saan ang hero ipawan ng non-bi? Saka pag, ano eh, lamang na talaga yung carry. Ito. Kita ng monkey sa picture, man. Wala. Okay. So, kunyari, kung SF, 5 beses sila maglalaro. Tapos palit naman sila, 5 beses ulit. Tapos after nun, pag-discussin mo sila. Para at least na pag-uusapan ng dalawa, ano ba dapat ginawa, ganito, ganyan, ganyan, blablabla. Ikaw yung mag-inus, ano ng discussion, sabi mo, kanyara, di ba, kasi sila, palabasin mo muna, pag-usapin mo muna, kung ano sa tingin mo, bakit ganito, ganyan, yes. Para magkaroon sila ng conversation, para mag-tulos muna kasi bago lang sila magkakilala. Tapos isang bagong matchup ulit. Okay, so we're back to the Admiral Bootcamp. I'm here to actually make sure na magagawa nila yung lahat ng pinag-usapan namin. Because in the past video, nakita nyo na nag-set kami ng schedules tsaka ng rules and regulations pagdating sa in-game. So today, ang kailangan nilang gawin is 2v2s, 1v1s para solid yung lane phases nila. And minimake sure ko lang na mangyari yun. Tapos at the same time, a little discussion, especially Chongqing Major is ongoing para magkaroon lang kami ng idea na kung paano namin lalaroin yung meta, especially in the next qualifiers. Like what I mentioned before, hindi ko naman talaga ina-expect na manalo agad tong Admiral, pero gusto ko lang makapag-formulate talaga ng system or as a tight schedule na susundin ng isang team na eventually if they follow this, they will become great. Hopefully. And nasa sa kanila pa rin yung lagi ko sinasabi. Pero yun lang. Ako yun lang yung gusto ko magawa na mag-guide lang yung kung anong pwede kong i-guide. Pero I'm sure naman mas magagaling silang lahat sa akin eh. Kumbaga, binibigyan ko lang yung tamang schedule, infrastructure, tsaka formula sana mahanap namin para gumana yung team na to. Good luck sa kanila guys.